pinakamainit na tapatan, jaw-dropping plays, umaatikabong bakbakan, at mga latest updates sa mundo ng sports. MBC Network News Matchpoint. Sa mundo ng esports, playoffs secured na ang apat na esports team na Echo, AP Bren, RSG at Blacklist International sa Season 12 ng Mobile Legends Professional League Philippines. Bagamat naudlot ang dapat sana'y historic longest win streak ng Echo sa regular season sa kamay ng RSG, naging malaking bagay pa rin ito para maging unang grupong makasecure ng spot sa paparating na playoffs. Naputol ng RSG ang 11-game win streak ng Orcas, making it 11-1. Pinangunahan ni John Irad Abarquez ang RSG para sa isang comeback win matapos matalo sa kamay ng Minana Evos. Dahil sa panalong ito, kabilang na sila sa mga unang team na siguradong pasok sa playoffs, habang ang Echo naman ay patuloy pa rin nangunguna at malaki ang chance sa upper bracket slot with 29 points, having 11 wins and 1 defeat. Kasama rin sa teams na aabante sa playoffs ang AP Bren at Blacklist International matapos ang sweeping victory kontra sa Onyx Philippines at Minana Evos. Pag-usapan na rin namin na we're in a dire situation na kasi dikit-dikit yung points ng top 2 to 6, I think. Even Minana has a chance if matalo nila kami. So, sabi namin, kahit anong mangyari, laruin lang natin. Kasi we don't want to put the pressure on the players din eh. Diba? Kung mag-upper bracket kami, thank you, Lord. Yung bonus lang. Pero it's safe to say na we're secured na sa top. Ngunit ang pag-abante ng ilang teams, ang siya namang paglaglag ng TNC Pro Team sa MPLPH Season 12 matapos matalo sa parehong Echo at Smart Omega sa Week 5. Tanging ang Omega, Minana at Onyx na lamang ang mga team na kailangang humabol para ma-secure ang natitirang dalawang spot sa playoffs. Sa Biyernes, magpapatuloy ang huling linggo ng regular season kung saan makakalaban ng Minana ang Echo, nasusundan ng Smart Omega versus AP Bren at ng TNC Pro Team kontra Onyx. Narito ang iba pang mga laban na dapat abangan sa Week 6 ng MPLPH Season 12. Samantala, narito naman ang buong resulta sa nagdaang Week 5. Samantala, sa mundo ng boxing, isinasapormal na ng Philippine Olympics Committee ang pagsali ng pambansang kamaon na si Manny Pacquiao sa 2024 Paris Olympics. Ayon sa POC, opisyal na silang sumulat sa governing body ng Olympics para sa posibleng pagsabak ng Filipino boxing legend. Posibleng mabigyan ng slot si Pacquiao sa Paris Olympics sa pamamagitan ng universality places na tumutulong sa mga atletang hirap o hindi makakasecure ng slot sa pamamagitan ng normal qualification channels. Nagtalaga ng siyam na slot ang International Olympic Committee para sa boxing, 5 sa babae at 4 naman sa lalaki. Ang pumipigil kasi sa 44-year-old professional boxer ay ang mismong edad nito dahil ang age limit sa boxing unit ay nasa 19 hanggang 40 years old lamang. Ngunit sa kabila nito, matindi pa rin ang pag-asa ng pambansang kamaon na hindi pa huli ang lahat para makuha nito ang kanyang matagal ng pangarap na Olympic gold. Matatanda ang Setyembre ng nakaraang taon ay inanunsyo ni Pacquiao ang pagre-retiro nito sa boxing. Isang linggo bago rin inanunsyo ang pagtakbo nito sa pagka-presidente. Sa ngayon, si Umair Marshall pa lang ang tanging Filipino boxer na siguradong sasabak sa 2024 Paris Olympics matapos nitong maiuwi ang silver medal sa 19th Hangzhou Asian Games. At yan ang Matchpoint mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Mili Borja, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!